Kuya Rodel, ayoko na sa'yo, Lizelle, dahil hindi ko na kayang maghugas pa ng mga plato at gawin ang mga responsibilidad na ginagawa ng isang ama para sa kanyang mga anak. Alam mo ba na 50 pesos lang ang binigay sa mga Opo, bata? At ikaw ang nag-abot? Opo. Okay. Doon sa inaanak mo na lumapit Opo. Sa inyo at humingi ng pera. Ate Nida, kung ikaw ang may tatlong anak, magkakasya ba ang 50? Hindi po. Okay, ikaw lang mismo, mag-isa ka, kasya sa'yo ang 50? Po. So kung babalik ta rin natin ang sitwasyon, ikaw si Lizelle at si Lizelle ay si Nida, ikaw ang may tatlong anak, ano magiging pakiramdam mo na sa 13 taon matapos ang lahat ng yon ay iiwang ka? At sasabihin mo ba na kaya iniwan ni Kuya Rodel dahil pabaya si Lizelle? Masasaktan mo ba? Sa totoo po naman po yun, napabaya siya ay naghahanap buhay na ako. Hindi mo talaga ito, kasi naghahanap buhay ako. Kaya nga pinayama ko sa anak niya kasi pinaghahanap buhay niya po. Nida, Ate Nida. Ate Nida. Sinira mo ang buhay ng tatlong bata. Hindi naman ako nanghingi sa'yo. Tapos eto, ang bayaw mo, nagsasalita na rin sa'yo at hindi sang-ayon ang napangipagrelasyon mo kay Rodel at naapektuhan na ang ate mo at ang bayaw mo. Opo. May isang pamilya na naman ang nasisira dahil sa pag-iibigan ninyo ni Rodel. Opo. Anong plano nyo? Pag nagkaroon po siya ng trabaho, bubukod po kami. Kailan pa? Gusto kong malaman, Nida, paano ba nagsimula ang relasyon ninyo? Dali kasi po, nung time po na pag nag-aaway po sila, sa akin po siya pumupunta, ako po yung naging takuhan niya. Bala po naging sandalan niya. Ang hindi ko maintindihan, bakit may mga babaeng, kayo na nga ang sinasabihan ng problema, hindi ba ninyo ituktok sa mga ulo ninyo na may problema nga eh? Ibig kayo dumadagdag doon sa problema? Oh, ang solusyon mo doon eh, open arms, tanggapin nyo, ay, may problema ka, wow, shushushu. Arms lang ba open? Dapat talagang mag-SF-SF si Ate Nida ng todo-todo. At bakit nga kasi hindi niya nagawang iwasan si Rodel kahit pa nga alam niyang may kinakasama na ito. Siguro po'y oras na para ipaunawa sa kanila ng ating trio tagapayo, lalo na kay Nida at Rodel, kung anong magiging epekto ng kanilang sitwasyon sa kani-kanilang buhay. Ano bang mas malo sa'yo? Magaan, yung damdamin mo para sa kanya o yung kinabukasan mo? Tingnan mo. Pag nakikita mo na kayo ay talaga magkatuwang, hindi nyo iisipin na mayroong ganun na pagmamalaki ang ginagawa ng isa. Ayaw mo yung nagsasahing ka? Alam mo, hindi nakakabawas ng pagkalalaki yan dahil kung uunahin mo yung salitang tigas, saing, tigas ka pa rin. Tigas saing, tigaluto. Tigaluto, tigas pa rin yun. Diba? O kala mo, biro lang yun. Pero may kahulugang biro yun. Kaya ngayon, ganun na ngayon. Sa ating pong mga bisita, sabi nga nila, iba't iba ang pinagdadaanan natin sa buhay. Pero ang mahalaga ay yung natututo tayo sa mga pagsubok na ating hinaharap. Sana nga po, matapos kayong makausap ng ating mahal na trio tagapayo, ay medyo na pag-isip-isip natin kung ano ba ang ating mga dapat bigyan ng pansin sa ating buhay. Bago lang tayo magtapos, meron pa silang mensaheng nais ipabaon sa inyo. Attorney? Aling Lizelle, bagaman kayo ay matagal na nagsama rin itong iyong kinasama na si Mang Rodel, maring masakit na kayo ay maghiwalay. Ngunit maswerte ka pa rin sapagkat walang talagang legal na tali na nag-uugnay sa inyo at magiging balakid upang kayo ay maghiwalay. Sabi mo kanina para kang nabunutan ng tinik. Subalit, dapat mo pa rin isipin na ang pagiging isang ina at marahil ay magiging ama na rin, ina at ama ng iyong mga anak, ay talagang napakalaking responsibilidad. Pero kung kaya mo, hinahangaan kita ron. Subalit,
Tandaan mo, meron kang karapatan bilang isang ina na ihingi ng suporta ang iyong mga anak kay Mang Rodel. Pwede kang humingi ng tulong sa pamahalaan, sa pamamagitan ng ating public attorney's office kung gusto mo. At aalalayan ka. Yun lamang. Kanina nung kinakausap ko si Nida, sinabi ko sa sarili ko na, sige, siguro malalaman natin kung ano bang nakita ni Nida kay Rodel. Sabi ko, Nida, ano bang hinahanap mo sa isang lalaki? Mabait po. Anong nakita mo kay Rodel? Mabait po. Mali pa rin, sabi ko. Ano ang hinahanap mong katangian? Na lahat po ng katangian na gusto ko sa isang lalaki, nakita ko kay Rodel. Akala mo pag-ibig yun. Baka talagang ito sa panahon ay nabubulagan ka pa. Napakahirap dahil kasi nung tinanong kita, anong pwede natin gawin? Nasa desisyon po ni Rodel. Bakit ganun? Isipin mo muna yung sarili mo. Kung ano ang magagawa mo sa sarili mo para mapabuti at maiayos mo ang sarili mo at para hindi ka maging pasanin ng ate mo. Kasi ano ngayon, di ba? Pasanin ka pa rin ng ate mo. Nagdagdag ka pa na isang pasanin, sinama mo si Rodel. Halos nahihirapan na nga sila tapos magdadagdag ka pa. Sanang isipin mo, kahit hindi mo na isipin si Rodel, ang isipin mo na lang ang sarili mo. Yun lang po. Isa sa mga tungkulin ng mga marriage counselors o di kaya pare na humaharap ng mga problema katulad ito ay buuin muli, isalba ang pagsasama ng lalaki at babae sa isang pamilya. So nais ko sana kayo magkabati. Pero kung pag-uusapan ng pagmamahal, sa tingin ko, malabo na. Kaya lang, kung ipamagitan nyo ang Panginoon sa problemang ito, siguro masusolusyonan yon kung kayo'y mag-iisip. Anong pipiliin nyo? Kasalanan ba o kabutihan sa iyong buhay? Hindi tayo nananatili sa mundong ito. Mayroon tayong paruroonan. At hindi tayo palaging buhay. Isipin mo rin na yan. Darating ang panahon, manghihina ka. At sinong tatawagin mo? Si Nida? Si Lisel? Ang Diyos pa rin. Kaya, makonsensya kayo. Yan lang ang sasabihin ko sa inyong lahat. Salamat po. Thank you very much sa ating pong pinakamamahal na trio, Tagapayo. Sa napakaraming kwento ng buhay na aming natunghayan na dito sa aming programang Face to Face, ilang libong beses na rin naming nakita at talagang pinatunayan yung kasabihang nasa huli ang pagsisisi. Ay totoo pala talaga. Totoong totoo, Ate Nida, kasi kapag ka tayo ay yung taong hindi na nakukonsensya at tumandang walang pinagkatandaan, nakakatakot na. Nakakatakot kasi hindi na natin nagagawang isipin ang nararamdaman ng ibang tao o hindi na natin nagagawang pahalagahan ang damdamin ng mga batang inosenteng iiyak, masasaktan at magtatanong kung nasaan si tatay at kung bakit ang kasama ni tatay ay si Ninang. Hindi ka ba naaawa sa mga inaanak mo? Naaawa rin po. Pero hindi mo kayang hiwalayan si Rodel. Kakayanin ko na para sa mga anak nila. At saka para sa akin po. At para sa sarili mo, Nida. Opo, para rin po sa kinabukasan doon, kakayanin ko po. So ang sinasabi mo, Ate Nida, tatapusin mo na ang relasyon mo kay Kuya Rodel. Yan ba ay totoo o sinasabi mo lamang sa amin? Totoo po. Ate Nora, may nais ka pang sabihin sa iyong kapatid? Nga po, yung sana naiwasan niya na si Rodel, maawa siya sa mga bata na Rodel. Kung nagkamali man ako na tinanggap ko yung kapatid ko na nakasama sa lalaking to,
Lisel, humihingi ako ng pasensya sa'yo. Wala, inadala mo sana ng kapatid ko. Hindi ko kaya. Hindi ko rin matiis yung mga anak mo. Pasensya na, Lisel. So, palalayasin po ninyo si Rodel doon sa bahay? Alisin ko po, ma'am. So talagang, Ate Lizelle, wala ka ng planong makipagbalikan pa kay Rodel? Kaya ko na po sa kanya. Pero may karapatan naman po si Kuya Rodel na makita ang kanyang mga anak. At obligasyon niya ang magbigay ng sustento. Rodel, masakit man, pero ito ang naging resulta ng maling nagawa mo. Wala na si Lisel, wala ka nang babalikan, at tapos na rin kayo ni Nina. Marahil, ito na ang pagkakataon na kilalanin mo ang sarili mo at alamin ano ba ang gusto ni Rodel at sa edad kong 35, saan ba ako papunta? Kahit papano po, sana naliwanagan kayo at maraming salamat po sa inyong lahat. Aminan na po tayo mga kapatid, anong aral na naman ba ang ating natutunan ngayong umaga? Hindi po namin nilalahat ang mga lalaki pero kadalasan sa ganitong sitwasyon ay lagi pong mga kababaihan ang biktima. Dahil may mga lalaking sinasamantala po ang kahinaan ng mga babae. Payo lang po para sa mga lalaking katulad ni Kuya Rodel, sana po ay matuto tayong makontento. Makontento sa ating mga asawa o kinakasama. Dahil ang lubos na naapektuhan po ay ang mga bata talaga. At para naman sa mga katulad ni Ate Nida na nagdudumilat na ang katotohanan ng may obligasyon na si Rodel, huwag niyong piliting baguhin o ibahin ang sitwasyon. Dahil kayo rin po ang talunan sa bandang huli. Para po sa ating face-to-face, heart-to-heart thought for the day, ang sukatan po ng pagiging tunay na lalaki ay hindi nabibilang sa dami ng kanyang babae, kundi sa laki ng respetong kaya niyang ibigay. Salamat po sa inyong lahat, mga kapatid! Thank you din sa aking co-host na si Hans Martel! Sa Dance Squad! Siyempre kay B1 at B2! Sa ating pong trio, Tagapayo! Ang ating mga sausawera at sausawera sa studio! At sa ating pong mga bisitang nagbahagi ng kanilang kwento! Thank you very much din po sa ating mga sausawera at sausawera online, worldwide! Mahal namin po kayong lahat! Ako pa rin po ang inyong pamansang kapitan, ang inyong siyang Amy na laging nagpapaalala. Ang problema, pwede mong tawanan, pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. Para po sa inyo to, mga kapatid. Ngayong Huwebes, hindi daw siya napalaki ng tama, kaya matindi ang galit sa ama't ina. Bakit nasabi mong pinabayaan ka ng nanay mo at tatay mo? Ang tatay ko, pag nalalasing po, binubugbog niya ako. Nagbibisyo sa harapan ko rin po. Ang tatay mo lang ba ang may bisyo o pati ang nanay mo? Pares po sila. Ang masamang ugaling na ama na ang siyang sumira ngayon sa kanyang pamilya. Wala kang trabaho, may bisyo ka, nagsusugal ka pa. Ang kinasasama pa ng loob niya ay may ibang babae nga. Ang tanong ko talaga, saan mo gustong pumunta ang buhay mo?